At saka sinamarize ko na lahat tayo makasalanan. Tapos, lahat tayo mapapurusahan, mamamatay tayo. Naminig siya lang. Tapos, nandun ako sa Revelation 21:8 na ano, na yung sinabi ko rin doon, lahat ng Kristiyano mapupunta sa ano, sa impyerno. Tinanong ko sa kanya, ayon mo ng impyerno? Hindi niya alam yung impyerno. So sinabi ko, ayun yung lawa ng apoy. Yung sobrang init doon, mas mainit pa sa kandila. Naranasan mo ba ang umahog ng kandila? Sabi niya, oo, kasi maraming beses pa na hinahog kasi ginagayos ng kapatid niya. Nung brand ako. So, nanginig siya lalo. Yung sabi ko nga, lahat na tayo makasalanan. Tapos, ano ba mamatay? Doon sa lawa ng apoy. Pagkatapos ng kamatayan, physical death. Tapos, yung second death, yung mapupunta doon sa lawa ng apoy. Kaya, nanginginig. Talaga nanginginig siya, kaya kinalma ko na lang. Kalma ka lang eh. Kaya ako dito kasi may good news ako para dyan. Matagal masyado, bakit ako eh. So, sa ano, mahal ka ba na dyan? Sabi niya ako, love you. Saan? Hindi niya ako. Sa narinig niya lang. So, sabi sa dyan, 360. Si God, mahal niya yung mga tao na binigay niya yung ano, anak niya, Jesus Christ. So sinabi ko yung story ni Jesus. Tapos, sabi ko siya, ano, namatay nibling, tapos nabuhay. Namatay siya sa krus ng Kalbayo, tapos nalibing, tapos nabuhay. Tapos, niligtas niya tayo sa mga kasalanan natin. So, sinabi ko, ano? Ganun yung panyarihan ng salita ng Diyos na ano, sa mga tao. Tapos, kasi, salamat kay Jesus Christ na namatay siya, tapos napunta sa sahin, nandiyan siya sa Diyos. Tapos, ano siya, di ba siya lang ano, malisahin o siya pa lang kasi di ba sabi doon ano, nakastuck ka lang sa hell eh, kaso nga lang ayaw ko manyari sa ibang tao, so ano, ililigtas mo ay isusiran. Tapos ano, yung Diyos ano, magkahanda sa reward. At salamat sa Diyos na binigyan na ako ng talino at paagay.